Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin. Mga kapatid, sa banal na pagdiriwang na ito, pagkisiyan natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang. Inaamin ko sa mga pagkakaroon Diyos at sa inyo mga kapatid na lupa akong atrasan sa isip, sa lita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birheng Maria sa lahat ng mga angel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawalan tayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawalan tayo. Panginoon, kawalan mo kami. Kristo, kawalan mo kami. Kristo, kawalan mo kami. Panginoon, kawalan mo kami. Panginoon, kawalan mo kami. Ama naming makapangyarihan, pinangatawalan mong manahan sa mga mayroong tapat at maasahan sa magandang loob mo. Kami naway makapamuhay bilang mga palad na maging iyong tahanan. Sa pamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Pagkalipas ng 40 araw, binuksan ni Noe ang bintana ng daon. Pinalipad ang isang uwak. Ito'y lumigit ng lumigit hanggang ang tubig ay matuyo sa lupa. Sumunod niyang pinalipad ang isang kalahati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibhasa, laganap pa ang tubig. Hindi nakalapat ang kalapati, kaya nagbalik ito. Hindi ito, hinuli ito ni Noe at muling ipinapasok sa daon. Pagkaraan ng muling ipinasok sa daon, pagkaraan ng 7 araw, muli niyang pinalipad ang kalahati. Pagbalik nito, kinagabihan, ito'y may tangay ng sariwang dahon. Sariwang dahon ng ulibo, na tiyak ni Noe na kalkapi na ang tubig. Nagpalipas uli ng 7 araw si Noe. Saka pinalipad uli ang kalapati, ngunit hindi na ito nagbalik. Noon ay 601 taon si Noe ng unang araw ng unang buwan. Inalis ni Noe ang pakip ng daon at nakita niya natutuyo na ang lupa. Si Noe ay nagtayo ng dambana para sa Panginoon. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibang malinis at sinumang bilang handog. Nang masamyo ng Panginoon ang mahalimuyang nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko na susumpain ang lupa. Dahil sa gawa ng tao, alam ko masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko na nilisunin uli ang anumang may buhay. Hanggang narito, buo ang daigdig. Nagtatanim, tag-anib, palaging sasapit, tag-araw. Tag-ulan, tag-lamig, tag-init. Ang araw at gabi, hindi
mapapatid ang salita ng Diyos sa laban sa Diyos. Panginoon Jesucristo.
kakaiba. Pagpapagaling ang nasaksihan natin ngayon sa ating Ebanghelyo. Ibinahagi rito na nilurag sa mga mata. Well, bahagi yung inyong maalala yung pinagaling din ni Jesus na bibi at bingi ay nilurag din ang dila at ipinasok ng kanyang kamay sa daina. Dito ay nilurag ang mga mata tsaka ipinago ang kanyang mga kamay. Siguro po ay sa ating pamantayan ngayon, ito ay unhygienic. Siguro ay sa akin ang ito ay maruming pamamaraan. Pero ito yung bahagi na kung saan ang pinamanig sa atin ng buong may kapalan na inamin ni Jesus upang yung pagkilos, sabi ko nga ay yung sense of touch. Nabahagi ko rin po noong Ebanghelyo po yung pagpapagaling ni Jesus doon sa pipi at bingi na sawagin na po natin kayo ito yung bahagi na physical examination. Pero alam natin na ngayong panahon na ito ay hindi lamang physical ang pamamaraan ng examination at yung pagpapakaw ng gamutan na ginagamit ngayong panahon na ito. Hindi lamang tinitingnan physically yung bahagi ng katawan. Yun po isa sa mga pagkakataon. Sabi nila natin kapag kayo napapatingin sa doktor, ang una muna may physical examination. Pero hindi lamang yun. Ngayon kasi hindi makabago ang pamamaraan. Meron tayo niyatawag na blood. Yung blood chemistry na tawagin natin ngayon. So, ini-examine ang iyong katayuan sa pamagitan ng pagtingin sa iyong dugo. Meron din naman tinatawag na yung makabagong pamaraan na upang makita yung katatayuan ng iyong vital organs, katulad po ng X-ray na yung ginagamit sa kundis, ultrasound. Yun ay mga pamamaraan na makabago para makita yung katayuan ng iyong pangasawan. Pero nais na ipaiwakin ng buong may kapal na ito yung pagkagamot niya na siguro para maging maliwanag na sa pamagitan ni Jesus no, ay nagamot ang taong ito na hindi lang ito magic, hindi lang ito illusion para may pakita ng talagang nakakita na yung taong ito. Una muna ay parang mga tao, mga kahoy na naglalakad. And then later on, nakita niya talaga yung talagang tao. Naging malinaw yung kanyang pagkakita. Nakapusin po ay ang kagustuhan ng Panginoon na kapal, katulad din po ng kanyang pangako sa unang pagbasa. Nalang hindi ko na
gugunawin ang daigdig sa pamamagitan ng tubig. Dahil ang pinamamanin ng pome kapala, hindi yung kanyang gali, ngunit yung kanyang pagpapala na isa tayong iligtas. Alam niyo, kumisan, may mga mananampalataya tayo ng ibang mga sekta na ang tawagin natin itatakutin ka. Anong kalimitan mo kang bibig nila? Magugunaw na yung daigdig. Magugunaw na yung daigdig. Yung bagay na binibigay sa atin ng Diyos ay alin yun? Yung kaayusan na tayo ay iligtas. Na tayo ay pagagalingin. Na tayo ay lalagay sa mabuting katatayuan. Yung nais na ibigay ng Poong Kapag para sa atin. Kaya yun po yung misteryo ng tinatawag po natin Paschal Mystery. Ang misteryo Paskwal. Paghihirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Para ano? Iligtas ang tao. Iba kang may nangyayaring kapahamakan sa tao. Well, bahagi po yun ng pagkilos na nakita natin sa 1994. May mga bagay na nangyayari, pero hindi po yan yung kagustuhan ng Diyos. Bagamat sabi na natin ay bahagi ng pagkilos, na katulad halimbawa nung kalilipas lamang ng linggo sa Surikaw, na bakit nangyayari yung bagay na ito? Yan ang pinahintulad ng mga Diyos, pero hindi niya yung kanyang kagustuhan. And sa part yung ipaalala sa atin natin, yung destinasyon natin ay hindi sa daigdig na ito. We are just passing through. Dumataan ng tayo. Dumataan ng tayo. Kaya siguro sinabi ni Jesus dito na umuwi ka na. Huwag ka nang dumaan sa bayan. Bakit siguro ay padaanin ni Jesus sa bayan? No? Sabagat ay ang unang-unang bigyan ng pansin na yung pamilya mo ay baka kapag pumunta sa bayan ay baka ikaw ay madistract dahil sa iyong kasiyahan. Baka makalimutan mo na umuwi. Ngayon, makita po natin kumisan, no? Ay akala natin kumisan dito tayo sa daigdig na ito. Hindi. Dumadaan lang tayo. We are just passing through. Kumisan ay parang tayo si San Pedro nagnanais na magtayo ng ubon. Pero hindi. Doon tayo patutubo sa kahayaan ng Diyos. At tinawag natin kalimutan. Yun ang kadahilanan na ipinapaalala sa atin ng Poong Kapag. At ito rin po yung ipaalala natin sa kasalukuyang henerasyon. Baka kasi ang akala nila ay ang kanilang pagsusupika ay para lamang mag-impok ng kayamanan ng daigdig na ito. Kaya kung minsan, doon, gawa nang yun ang kanilang goal, nakalimutan nila na ang talagang patutunguhan natin ay doon sa langit. Hindi talaga ito yung ating destinasyon. Kaya kinakailang ayusin natin yung ating pagkilos. Or else, baka malibang tayo. Baka malibang tayo. Makalimutan natin. At marami yung nalilibang. Marami yung nalilibang. At kumisa yung nalilibang, hindi para lamang pampalipas ng oras.
Nalilibang sila and it becomes their end. Ito na yung kanilang pinusubila sa buhay. Ito na yung kanilang patutumuhan. Kaya anong nangyari? Nawawala si Kristo. Nawawala yung pamilya. Kaya sabi ni Jesus, umuwi ka sa inyo. Umuwi ka sa inyo. Doon ka muna sa pamilya mo. Ayun ang makita po natin na kumisan yung makita natin na distraction natin sa daigting na ito. Kasi magkasama po yan eh. Yung pamilya at ang Diyos. Sa oras na mabaliko ang pagkaunawa natin tungkol sa bagay na yan, ay talagang magdadanas tayo ng kapahamakan. Nali, hindi tayo makaka-uwi sa talagang bahay natin na walang iba kundi ang buhay na walang ita. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawala ng hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Para sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itin-
Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin, makapagmariyan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Espiritu namin, Panginoon, ikinalugod mo sa kanyang pag-uwi, mabuti ang lahat. At sa pamamagitan niya ay aming tinatanggap ang aming labot na kaloob at pagningaw. Kahit na siya hindi na iba sa iyo, minabuti niya maging hindi na iba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayan mo, nung iyahin siya. Inihayin niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman ay ipinangal siya sa iyong itinampok upang lahat siya ay magunang. Ngayon may lahat ng sa kanya ay makikisa, ay talagang magkakamin ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo na walang kumpay sa kalamitan, kami magbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga kaya hindi naman, matapos ang akunan, inawagan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis na niyang mahalagan at sinabi, tanggapin niyong lahat ito, tinamin ito ang kalis ng aming dugo ng bago at ulang tiyantipan. Ang aming dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sika pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Sarap mo parang maglingkod sa iyo, i-sinasamong namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo yung maglingkod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa publiktig, gusgusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francis, ni Benaventura, anang tanang kaparihan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na inlay na may pag-asang sila muli ang pagbubuhay kaya hindi na lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila patuloyin sa iyong kaliwanagan, kawaan pati na pati kayong lahat
na makasalo sa inyo ay nawalang wakas kay isa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos. Isa na siya na kanyang esposo. Isan Martin at ang lahat ng banal na buhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangal mo sa mapagitan ng anak na aming Panginoong Jesu Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa kanyang lahat ng parangang papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpasawalang ka. Amen. Upang tayo ay tunay na makarating sa ating uuwian.
ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling niya ako. Sinugod po tayo para sa panalangin kay San Martin at patron ng mga may sakit. San Martin de Porres, ikaw na lagi nakikinalamhati sa mga mahihirap at mga naghihirap, ay pinagkakatiwalaan namin sa iyong kabutihan at pagmamahal. Kami ay lumalapit sa iyo na tulungan mo kaming idulo sa mga pangyarihang Diyos ang aming kahilingan. Ang biyayang natanggap mo mula sa Diyos ay humihikayat sa amin ngayon upang hilingin ang iyong pamamagitan. Buong kababaang loob kami nagsusumamo upang kami rin, katulad mo, ay malaking maging kaibigan ni Kristo na binuhos ang buhay sa pagmamahal sa Diyos at sa kapwa habang nabubuhay dito sa lupa. Ngayon nasa presensya ka na ng Diyos, ibulong mo sa banghalang mangkagamot na ipagkaloob sa amin ang kalusugan ng kaluluwa at katawan. Amen. Ama namin mga pagmahal, kami pinagpagsalo sa panang may tinabang, ay gawin mo laging marami na pagsaluhan ng kaloob mo ito sa aming ikabubuhay. Sa pamagitan ng Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawa namin ka. Amen. Sumaino ang Panginoon. At sumainin. Pagbalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang pag-ibig at awa ng Diyos. Salamat sa Diyos.